Siguro nga, kasi text sila ng text sa atin. Nakikinig. Maraming salamat ha, sa mga nakikinig dyan sa Lawaan. Anong anak mo yan? Kanino? Anak mo sa una o anak mo sa pangalawa? Diba? Hindi naman kasi maliwanag eh. Ngayon, kung ikaw ay isang ama at hiwalay na kayo ng ina ng bata, ng iyong asawa, lalaki ka, no? Nakipaghiwalay ka sa asawa mo at may anak kayo na minor de edad pa lamang, ayon sa Family Code of the Philippines, yung batang yan, lalo na kung 7 taon pababa ang kanyang edad, kailangan sa nanay ibibigay. Apo, ang karapatan ng ama sa batang mababa ang edad sa 7 taon ay bibisita lang, yung tinatawag na visitational rights ayon po sa Family Code. Pero kung yung bata ay 10 years old and above na, yung bata pamimiliin na. Pero maliwanag, paghiwalay si tatay at si nanay at may anak sila na ang edad 7 taong gulang pababa, yung nanay ang may karapatan sa batang yan. Hindi po pwedeng itanggi ng ama. Nakunin ng ina ang batang yan. Pagka itinanggi ng ama, naku po pwede siyang ma-contempt of court. Maraming salamat. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga katugunan sa inyong mga problemang legal at mga katanungan sa batas. Si Batas, Attorney Batas Mauricio pa rin ang inyong nakakasama. Tumutugon sa inyong mga problemang legal. Bagamat 27 minutos na makalipas po ang 10 ng umaga. Pagbigyan lang natin itong mga bagong pasok na text sa 0916-316-4962. Good day, Attorney Batas. 9 years na ang tatay ko na nagtatrabaho sa Monterey Meat Shop. Zero balance pa rin ang SSS niya. Hindi nahulugan ng amo niya. Ano po ang dapat namin gawin? Maraming salamat po. Sulatan po ninyo ang Monterey Meat Shop at sabihin i-remit na ang lahat ng kinaltas na SSS contribution sa kanya. Pag hindi pa rin in-remit yan, sa kabila ng natanggap nila ang inyong sulat, pwede po nyo silang demandahin ng dalawang kaso. Ano po ang dalawang kaso? Una, paglabag sa Social Security Law of 1997, yung Republicang 1161 as amended, at matparusa po yung pagkakabilanggo ng 6 na taon isang araw pataas. Pangalawa, pupwede rin po silang makasuhan ng paglabag sa Artikulo 315 ng Revised Penal Code o Estafa. Ituturing kasing estafa upang uumit yung pong pagkakaltas ng SSS contribution ng manggagawa, pagkatapos hindi naman niya inire-remit yan sa SSS. Pero sulatan niyo muna kung manggagawa kayo ha. Sulatan niyo muna at hilingin ma-remit. Pag hindi kumilos, saka natin demandahin. Sa 0929, mahaba nito, 0929-2929-987. Sabi niya, si Mrs. Grijaldo po ito. Ask lang me your legal advice about sa disability ng mister ko kasi di na siya makabalik sa work at may sakit. Thanks. Pagka po ganyan, po pwede na kayong humingi ng permanent disability benefit mula sa social security system kung private employee siya o sa government service insurance system kung empleyado siya ng gobyerno. At kung yung kanyang sakit ay galing sa trabaho niya, meron kayong pangalawang makukuhang benepisyo galing naman sa Employees Compensation Commission. Ayan, dala-dalawa po yung benepisyo para sa mga may disability na manggagawa ng privado o pampublikong sektor. Maraming salamat. Nako, ay wala talaga tayong oras mga kapatid ha. Sorry. Kung sakasakali po kung lolumin ng Panginoon, bukas magkakitaan ulit tayo dito sa ating palatuntunan kasi 29 minutos na makalipas mga 10 ng umaga, mag-aanyaya na kami sa inyo. Kung nais po ninyong basahin ang mga pagpapaliwanag sa batas ni Attorney Batas Mauricio sa wikang Pilipino, basahin po ninyo ang mga dyaryo kung saan sumusulat si Attorney Batas Mauricio ng kolom Lunes hanggang Linggo sa pahayag ng saksi ng katotohanan, bomba ng mga balita at X-Files. Nationwide po yung mga dyaryong yan, maliliit nga lang yan, tabloid ang tawag yan. So ulitin natin, saksi, bomba at X-Files. Araw-araw po nagsusulat ng kolom si Attorney Batas Mauricio sa mga radyong yan. Bumili po kayo ng inyong kolom.